So, share ko lang din yung taas ng baha dito sa Marikina. Kung makikita nyo, 5'9 yung height ko, pero yung taas ng baha is, kung makikita nyo po ito, ito, lubog to. So, kung makikita nyo yung signage na yun, yan. Hanggang dun daw, ganun daw kataas yung baha dito. What's up, guys? Dito na kami sa grocery. Of course, kasama ko si Master. Master, gaway-gaway naman. Yon. And of course, si Ma'am Hazel, nasa harap natin. Ayun. Diretso na kami sa... Ayun. So, yun nga. So, ang una naming stop is ang noodle. Yan. Kasi, may sabaw to at mas maraming makakain yung pagbibigyan namin. So, yun naman is, diretso kaming dilata. Kasi yung bigas, pinaayos na namin. Kumuha kami ng 25 na sako. Yun. So, salamat, Zebra. Maraming salamat. Dahil marami tayong matutulungan. So, abangan nyo kasi magre-repack tayo maya-maya sa video na to. So, yun nga guys. Yung nakita nyo kanina, namimili pa lang kami. At mukhang onti pa lang yung pinamimili namin. Pero ngayon, ito na, pinapatungan ko na. Isishare ko na sa inyo. So, ayan. 30 sacks. 30 na sa ako na tigto 25 kilos na bigas. Sandamakmak na sardinas. Lanchon meat. Yun, Ligo. Energen. Ayan. Birch Tree, of course. Shoutout kay Ma'am Hazel. And kay Master. Yan, shoutout. Tapos meron pa kami dito nakatago na Tim Tam, Palms, Vienna Sausage. Ito lang guys. So 'yun, yung susunod na papakita ko sa inyo is yung repacking na nito. So sobrang dami niyan. Kaya marami kaming kailangan naman power kasi ang plano namin bukas, which is November 21 is may tambike sa motorista helmets and gears. So habang naka-tambike doon, tumatanggap pa kami ng donation. At the same time, nire-repack na itong mga to. So yun na. Guys, tapos na yung repack ng first batch. Ito. Ito siya. Pogol ng item na natin. Yan. Sabi mo so, yan. Ito. 200 na pamilya yung makukuha, mabibig makukuha. 200 na pamilya yung mabibigyan namin. Tapos, hindi pa tapos yun kasi yung ina-aim nga namin is 500 na pamilya. So marami pa kaming re-repack sa loob. Sana matapos namin hanggang bukas ng tanghali. So wala nang tulugan to kasi mag-iinom pa tayo. Then yeah, guys. Shoutout sa mga solid motorista. Yan. Yan, shoutout sa inyo. Of course. Ang laging dumadating. Late nga lang. Basta nandiyan lang. Shoutout. Hindi, galing trabaho yan. Shoutout at Tomatinik. Medyo madilim. So yun nga guys. Babalot pa kami. Panorin mo.
dalawang bigas, isang lig, sa ligo, isang red, isang pula, isang red, isang red, pula, saka isang pula, isang bro. Red, isang green. Wait lang. Wait lang. Wait lang. So, yun nga guys, no, pagod na si Madam kasi ito na yung third batch. Ito na yung third batch ng magre-repa. Third batch ko. First nila, second. First ko pa rin. Nagbigas ako kanina. Kabot ka lang. So yun nga guys, ito na yung third batch ng magre-repack. Shout out RJ, Tonton, Repack Boy. Yeah. So ito na, 300 packs pa yung kailangan namin gawin. So, pack lang ng pack. Tatapusin namin to para sa mga kababayan natin na sa landa. Pack lang ng pack. Pack. Sponsored by my... Ayun naman yung mga pack boys. Uy! Just an update guys. Nakaka another 200 na kami. So 400 na yung nagagawa. Time check! Check time! Anong oras na? Buddy. It's daytime! 12:32. So yun, 12:32. Daytime! Nighttime na pala! So what's up guys? Ito na. Shout out sa magulang ko sa pagpapahiram ng sasakyan. So nagkakarga na kami. Time check. 1 o'clock. Medyo late yung departure namin ngayon. So salamat sa mga kaibigan nating Brad. Yan. Maasahan talaga kayo. So shout out Taugama Philippines. Yan. Maraming salamat. Salamat. Yan. Shout out RB. Thank you. So yun nga guys. Last na to. Last na karga. So apat na... SUV, ay tatlong SUV tsaka isang pickup yung lalagyan namin. So shout out Taugama Philippines yan, Tres Quilion. Sa mga kaibigan natin Brad, shout out sa inyo, maraming salamat sa tulong. Anong chapter nyo mga idol? Pilar. Ayun, shout out sa mga kapatid nating Brad dito sa Pilar chapter. Yan, maraming salamat. Mas napabilis yung pagkarga ng relief goods na papamigay natin ngayon sa Marikina. Hello. Thank you po sa lahat po ng tumulong mag-pack. Marami po tayong matutulungan dito. 30. Wait lang. Ayun, so nandito na tayo sa Marikina, guys. Ito na yung unang ibabagsak natin kasi yung nasa Montero is doon tayo sa kabila man naman magbabagsak. Tingin ko idediretso natin sa barangay na mismo. Kasi ito, kung makikita nyo, meron ng segregation na distribution na ginagawa. So yun guys, tara, mag-unload na kami. Tara, 30! Kanina nakapagpabili na tayo ng 200 plastic bag sa ating mga kababayan dito sa Marikina. So ayun, patuloy pang dumarating sa truck ni Tor. Siguro mga nasa 600 families na matutulungan natin today. Salamat sa Zebra Nation. Salamat sa suporta ni Tor, ni Bibi, ni Dominic at sa lahat ng mga nagpaabot tulong. At yung mga magpapabot pa ng tulong, maraming salamat po. Malaking bagay ito para sa ating mga kababayan na nasalanta ng nakaraang bagyo. So, hindi pa po dito magtatapos to. Hanggat mayroong tumutulong, patuloy natin papadala sa kanila yung mga tulong na ibibigay nyo. Ayos. Salamat. So yun nga mga motorista, nababa na natin yung relief. Yan. Ito yung unang drop-off natin. Nandito tayo sa Industrial Valley Barangay Hall. So... Ayan, nasa 458 na bag. Kasi siya nahihingil ako. Bag yung drop-off natin dito. Tapos, hindi pa tayo tapos dahil meron pa tayong pagbabagsakan sa kanila. So, yun nga guys, shoutout Zebra Nation. Zebra number one, zebra lang malakas. So, yun nga. Abangan nyo kami sa kabila.
So yun nga guys, napasok na natin sa Street ng Jacinta dito sa Marikina, yung mga relief na dinala natin. Tapos yun nga, yung pinak namin pang isang kalye pa lang yun. So sa mga gusto pa mag-donate, marami pang nangangailangan dito. Oh, nagpapasalamat sila guys. Maraming maraming salamat. Kaway po kayo. So yun nga, okay, maraming marami pang nangangailangan dito sa Marikina. So sa mga gusto pa mag-donate, tumatanggap pa po kami. Yan. Okay. So what's up mga motorista? Dito tayo sa second drop-off natin. Sa kalye tayo ng O.D. Guzman. At nabuhay na natin lahat yung mga relief goods. So ang binagsak namin dito is nasa 150 na relief pack. Dahil isang kalye lang po yun. At mukhang hindi pa po sapat kasi kailangan ng staff, kailangan nilang i-organize kasi medyo nagkakagawan pa. So share ko lang din yung taas ng baha dito sa Marikina. Kung makikita nyo, 5'9 yung height ko, pero yung taas ng baha is, kung makikita nyo po ito, eh, ito, lubog to. So kung makikita nyo yung signage na yun, yan, hanggang dun daw, ganun daw kataas yung baha dito. So parang dalawat kalahati ko. So guys, sa mga gusto pa mag-donate, marami pa nangangailangan dito sa Marikina. May mga NGI, may mga local government units po dito na tumatanggap pa rin ng donasyon. So hindi ko po alam kung ano yung mga number nila. Pero ilalagay ko sa description kung gusto nyo mag-donate pa. So yun lang guys, magsa-sign up na tayo dahil medyo pagod na rin kami. This is Toro Motorista na lagi nagpapaalala. Ride safe palagi at iwasan maging kamote sa daan. Paalam guys!